Hi everyone, Ina Chick here and welcome to my channel. So for today's video guys, i-share ko po sa inyo kung paano natin ginagawa ang ating tantunanan kilay. So marami po sa atin na ang ating kilay, kumbaga tawag nga nila is kilay is life. Like now, tignan nyo naman ang kilay ko, diba? Dito maayos. Dito, ewan ko na lang, aksidente ko pa siyang nagupit. Kaya, naku, nakakainis. So, before po tayo mag-start, before po natin i-drawing or anuhin ang ating kilay, linisin po muna natin to. Gamit muna ng brush para maano natin siya, mapunta natin siya sa kanyang tamang direksyon. At kung may mga excess po, gumagamit po ako nito at lotion para po mas madali siyang any lotion will do guys, any lotion will do. So tingnan nyo ha, lalagyan ko lang siya yun siya para kasing medyo mas behave siya kapag merong cream na nakalagay, tapos aahitin na natin. Kuha tayong salamin, ha? Kasi baka kung ano na naman ang maahit natin. So, ganyan lang ako mag-ahit. Actually, ang tinatanggal ko lang naman talaga ay yung excess. Kaya lang, syempre, kapag humahaba na siya, ginugupit ko siya. Ang problema mo last time, napasobra yung gupit ko dito sa side na to. Kaya ganyan na nangyari. So, I have a mirror here. Ta-da-da-da! Laki na mirror ko, no? So, ito yung aking mirror. Ito yung ginagamit ko. Nabili ko siya sa Watson's. 130? 100? Yan. Nakita niya ba? Inaano ko nga kasi siya na pumantay. Kaya ganyan lang ako. Hindi ko sinasagad yung ahit. Like nung isa. Kasi nga... Ang hirap na hirap ako magkilay sa side na to. Okay, so okay na yan. Sasuklayin lang natin siya. Siyempre, bago tayo magkilay, lalagay lang muna ako ng BB cream, tapos balikan ko kayo. Siyempre, bago tayo magkilay, lalagay muna ako ng BB cream. Para makita nyo kung anong effect niya. Pag maganda yung kilay mo, maganda rin yung pagkakalagay mo ng cream or any cream sa mukha mo. Right now pala guys, lagay lang ako ng sunblock ha. So kasi nasa bahay lang naman tayo. Okay? Be back in a bit! So ang gagamitin nating BB cream is from Iwhite Korea, Babyholic. Ang shade niya ay light. Okay? Yan po, nabili ko siya sa Watson's. So, sa next review po natin, bibigyan naman natin ng focus si BB Cream kung ano naging performance niya sa buong maghapon. Bigyan nyo lang ako ng time at ilang araw para ma-review natin. So, lagay na tayo sa face. So, ayan, kung nakita nyo guys, diba, light ang shade niya. Pero, kahit na light, hindi siya malayo sa skin tone natin. Kaya siguro sa mga morena girls like me, ito yung shade nyo. May nakita pa kasi akong isang shade doon na beige. Hindi ko alam kung maganda siya. Dump sponge. So, what I will use is a dump sponge. So, ayan. So, ikalat lang natin siya sa ating face. Gamit kong BB cream is Iwhite Korea in the shade light. Kita nyo guys ha, light na siya pero halos kakulay lang siya ng skin tone ko. So, ganyan lang ako maglagay ng BB cream. Mas gusto kong gumamit ng sponge kesa sa brush. Feeling ko kasi mas malinis
For me ha, hindi ko sinasabi ano ha, gamitin nyo. Ako kasi preferred ko ay dump sponge. So kasi feeling ko, kasi di ba yung dump sponge parang, pag nagagig tayo ng anything sa mukha, tapos yung sponge parang pinapakinis niya lalo yung pag-a-apply natin. Yan, dahil nga nasa bahay lang naman. Actually, guys, di ngayon ka pa lang din susubukan tong Iwhite Korea. So, mukhang promising naman siya. So, tama lang na pang everyday use. Right now, kasi yung BB cream na ginagamit ko is, sinasabi ko sa inyo, di ba, Face Republic. Actually, naalala ko nga pala, mahilig talaga ako kasi sa BB cream dati pa. Ang BB cream na ginagamit ko from Tony Moly, ang pangalan pa niya ng brand na yon is Secret. Same na same. Parang hindi naman, parang ganun din ang formula niya, guys. Maganda siya talaga. So, ito ang ginagamit ko sa office. So, ngayon, since sa bahay lang natin, bahay lang naman, itong BB cream na lang ng Iwhite, nag-purchase ko lang siya kahapon. Pambahay lang ang gagawin na. Siyempre, kahit nasa bahay ka, dapat maganda pa din. Okay, so, sa mga bago sa channel ko, hindi po ako talaga naglalagay sa leeg. Unless siguro may heavy party akong pupuntahan, pero hindi po ako talaga naglalagay sa leeg. Foundation, BB cream, talagang sunblock lang po ang nilalagay ko. At, sunblock lang. Sunblock. Nilalagay ko pag nasa bahay lang. Okay. At pulbo. Ayun. So, ayun na siya. Tanyo. May difference, diba, kaysa yung kanina. So, gagawin natin ngayon, isiset naman natin siya ng powder using Nichido Final Powder in Creamy Glow. So, ayan, ha. Kuha lang tayo ng brush kasi parang umubutuloy ako. Salatang-halatang bago yung binili. Kasi nung tinanggal ko yung tape, umano pa, Diyos ko. Nakakaiya. So, yan. Natin siya. Kasi nga, bahay lang naman. So, light lang. Kasi ang target, ano naman talaga sa videong ito is Kilay. Ha? Kilay lang naman. Kaya hindi ko kailangan bigyan talaga ito ng focus. Kilay lang. Pinakita ko lang sa inyo. Okay. So, ayan na siya. So, tapos na po akong mag-set ng face. Kunin ko lang yung konting blush, saka konting kulay sa bibig. Akin itong lip balm from Watson's again. May color na kasi siya. Itong lip balm na to. Tapos, ano magawin natin? Maglalagay lang ako ng konting blush on. Ginagamit ko kasing base. Actually, pati blush on ko may base. Ito lang pag nasa bahay lang ako. Simple lang na. It's from Avon. Para lang may konti tayong kulay. Tapos, pag pumapasok ako sa office, naglalagay din ako ng ganito. Pero after nun, meron pa akong ibang nilalagay. Gusto ko kasi pak na pak ang highlighter, pak na pak din ng blush on, syempre. Ayan, naglagay tayo ng blush on kasi syempre, ng konting kulay sa mukha para naman konting ano naman, no? May flush yung dating na para rosy cheek. Diba? So, ngayon, punta na tayo sa ating kilay! Kilay na tayo, guys. Ang gagamitin natin ulit, yung spoolie na ginamit ko kanina kasi sa dulo niya, mayroon na siyang pangkilay. At yung pangkilay na gagamitin natin ay binili ko siya kay KikaysiMaria. Ilalagay ko yung link niya below.
sa description box para makita niyo po kung saan ako nakabili ito. KikaysiMaria, nabili ko siya for 190 pesos. Then, may kasama po siyang brush na binigay. Ito po yung gagamitin natin as sa ating kilay. Kung gusto nyo guys, na pak ang ating kilay, ito po ang aking ginagamit. Tignan nyo po. May mga i-insert ako mga pictures para po makita ninyo kung ano itsura ng ating kilay kapag mapasok ako sa office. So, buksan na natin siya. Ayan siya. Kita nyo naman no, salatang gamit na gamit. So, ano natin siya ha. Start na ako, magdi-dip na ako ha. Wala ako ng tissue. Kasi ginagawa ko yung pinaka, yung brush na ganun ko para dikit na dikit. Then, kukuha na ako ng product. So, creamy siya. Yan. Creamy siya. Nasa shade ako ng dark brown. Kasi, although may kulay yung aking hair, pero yung hindi ko masyadong gusto yung dark, light brown or brown. Before kasi meron ako chocolate, pero hindi, sa ibang store ko naman nabili yun. Ito yung product niya, ha? Nating gagamit na ako sa lamin, guys, ha? Mahirap kasi magkilay dito sa aking phone. Tingnan nyo, ha? Paggamit, ha? Nakaganyan. Pag ako, ha? Ganito. Inuuna ko yung dun sa dulo. Dun sa pa-arc. Tapos, medyo, hindi naman ganun kahirap din magkilay. Itong sa part kasi na to, guys, hindi ako, inano ko lang siya, in-extend ko siya, kasi diba sabi nila, dapat daw nagtatama. Yeah, kita nyo? Dapat daw nagkatama. Pero di naman lagi ko ginagawa yun. Minsan, katulad ngayon, naisipan, saka pag mapasok sa office at in the mood ako mag-makeup, naka-extend siya, sinusunod ko yung ganun. Yan. Tapos, kung ano man yung natira doon, yun yung nilalagay ko sa dulo. Ang kiniklaim ng product na to, nag-i-stay siya up to 12 hours. So, pangalawang beses ko nang bumili nito. Yeah, tama naman siya. Siyempre, wag lang matatamaan ng na-smudge, diba? Yung ibang case na yon. Then, pag gamitin ko yung spoolie, para iayos lang siya. Okay. So, ayan siya. So, feeling ko naman masyadong dark na dark yung kilay ko, kaya gumagamit pa ako nitong Celetech ng Eyebrow Definer Kit. Actually, ang ginagamit ko lang dito yung powder niya. Yung color niya. Nag-try kasi ako before nung mas light doon sa isa. Parang hindi masyadong kumukulay sa akin, kaya ito, para sa akin ha, for me, it's tama lang. Saka, sabi nila diba, pag siniset nga ng powder, para mas tumatagal. Okay? So, don't worry sa mga excess. Lilinisin natin siya mamaya. Papakita ko rin sa inyo kung paano ko siya lilinisin. So, yan. Tapos, ibabrush ko uli para ma-blend siya. So, don't worry about yung mga harsh lines. Nilinisin natin siya. Papakita ko sa inyo. So, yan. Yan. Ganyan kadali lang magkilay dun sa isa ko. Pero ito, ewan ko. Tignan natin. Sabay-sabay tayo. So, yung naiwan na product, kuha ulit akong tissue. Linisin ko siya. Saka at the same time, para ulit umano yung shape ng brush. Bumalik ulit. Dumikit-dikit ulit. Kuha tayo. Medyo patient. Medyo
malaking patience na kailangan nyo dito sa side ng kilay ko na to. Ewan ko ba? Ano siya? Ganun uli. Okay. Kita nyo ba? Ganun uli. Inuula ko ulit yung arc. May kalbong part kasi dito. Okay. Yan. Inuula ko ulit yung arc. Tapos, ito. Don't worry. Again, guys. Don't worry sa mga edges. Yung mga harsh lines. Kasi nga, diba, sabi ko, lilinisin pa natin. Papakita ko sa inyo kung paano. Okay. Yung iba, no. Ang gaganda ng kilay nila. Alam nyo nga, guys. Hindi lang mahal magpatato ng kilay. Gusto ko sana magpatato. Eh, kaya lang, diba? Bukod dun sa mahal na siya, alam ko parang every ilang months ba, kailangan bumalik para sa retouch. So, sabi natin kanina, kailangan sa konti pa. Didip ako ha. Kita nyo, oh, nagdidip ako. Nag-extra dip ako dahil nga merong kalbong part sa kilay ko na ina-adjust natin. Okay? So, kung ano man yung ano, inatira ibang product, yun yung parang ikakalat natin. Tapos, konting brush para lang na-blend ng konti. Tapos, kung natin yung ating ulit na Celetech, nalaglag pa. Celetech. Okay? Eyebrow defining kit. Kunin ko lang yung brush nila. Lagyan na natin ng powder para mas konting kakulay, mas light konti dun sa dark brown. Okay? Any powder will do, guys, ha? Any powder will do. Hindi any brown powder. Okay? Maski eyeshadow pa yan, depende ako paano nyo gagawin. So, ulit, ano natin siya? Iba brush. Kitang-kita yung kalbo, no? Nibale, tutubo din yan. Diba? Tutubo din yan! Habang buhay, may pag-asa. Panay ang, hindi ako sa, guys, ang ginagamit kong pang-film ay yung aking lang Android phone, kaya pasensya na kayo kung lagi ako nakatingin dun sa red button sa baba. Hindi doon. Okay? So, eto, kailangan ko ilitin ng isang malinis na brush. Kailangan natin ng malinis na brush. Ang alam ko, actually. Ito, yung brush. Ito yung gagamitin natin pang linis ng ating kilay. Okay? Kuha lang ako ng BB cream. Instead na concealer. Ayan, ang dami na kasi nakataob. Ayan. Tapos, kuha lang natin siya. Konti. Ayan. Tapos, linisin natin, ha? Ganito, ha? Uli, ha? Kung paano tayo nagkilay kanina. Nakakatulong kasi to, guys, din sa pag-shape din ng eyebrow ninyo. Para pak na pak. Diba? Tapos, gaganin ko na lang aking fingers. Tapos, ganun ulit. Kuha ulit ako ng product. Para sa side na to. Guys, nahahatching ako. Patawa. Yan. Yan. Balik tayo. Tapos ganun ulit. Okay. Tapos yung kabila naman. May allergy na naman kasi ako. Kaya ganun. Ganun ulit. Okay. Makita nyo, ha? Kasi, sa akin, mas gusto ko na nililinis yung kilay after ko maglagay nung pang-shape niya. Feeling ko kasi mas maganda yung
Depende sa inyo, depende sa ano siguro ginagamit natin. Pero for me, yun po. Okay, tsaka, pwede naman eh kung ano rin yung, hindi ko lang kasi ginamit. Dati kasi, kapag yung BB cream ko na Face Republic ang ginamit ko, yun na nagagamitin ko na pakilay. Nakita nyo naman yung na ginagamit ko panglinis lang, diba? Pero nakita nyo kasi yung formula nung sa Iwhite, sobrang kakulay lang siya ng face ko. Feeling ko parang hindi ko malilinis. So, minsan itry natin. Okay? Ayan siya. Ayan. Tapos, yung natira. Tapos, halimbawa may nabura, guys, yung ulit na brush na ginamit natin pang kilay, pwede natin ulit ipang ayos. Hindi na natin kukuha ng formula. Kumbaga, parang kasi may mga habang binabrush naman natin to, may nakukuhang product eh. Kaya, ayun lang. Ayan. Tapos yung kabila. Hindi masya. Ayan. Ayan pala. Ayan. So, ganyan ako, magkilay. So, after ko magkilay, sabi nila, dapat daw nilalagay ng highlighter yung brow bone. To. Para, kasi diba sabi nila, anything na nilalagay mo ng highlighter, ibig sabihin, yun yung gusto mong umangat. So, for me, para mapansin, diba, kaya mo nilalagay ng highlighter. Ayan po, sige, dust lang ko lang ulit. Parang... Nagustuhan niyo ba, guys? So, ayan. Ganyan ako magkilay. Nagustuhan niyo ba? From kanina, to ito. So, kung gusto niyo yung mga videos natin, click like and subscribe and yung bell button. Kung gusto niyo po na every time na mag-upload po ako ng video, mananotify po kayo. So, thanks everyone! See you in my another video! Don't forget to click subscribe!